The Billionaire's Affair, Part 5. Nanonood ng TV si Natasha nang katukin siya ng maid sa kanyang silid. "Come in," aniya. "Dala nito ang cordless phone." "I said no phone calls," aniya, bagamat hindi naman siya iritado. Maganda ang kanyang mood. It had seemed that way since she stopped working. Parang naiintindihan niya na si Baron kung bakit gusto nito ang ganoong buhay. Si Attorney Francine Ho, importante raw. Kinuha ni Natasha ang telepono at tinanguan niya ang maid para lumabas na ito. Inilapat nito pasara ang pinto. "Attorney," wika niya. "We've chosen a buyer, Natasha," wika nito sa kabilang linya. "Good. Get it over and done with as soon as possible." Balak niyang bumili ng beachfront property and then she would take Baron there. Sasabihin niya, regalo iyon sa kanya ng kliyente. "He wants to meet with you personally," anang abogado. "Bakit pa? You have my authority." "He insists." "Who is the buyer, attorney?" "Mr. Baron Mendez, son of Mr. Sandro Mendez of SDL Corporation. It seems he got tired of his bohemian lifestyle. Wants to prove himself now." Hindi na nito kailangan pang sabihin iyon. She knew who Baron was. "Bakit sa kanya?" aniya. "He's got the best offer. Wala siyang tatanggalin sa pwesto sa mga empleyado." "That's good. Tell him you don't have to meet." "Pero iyon ang gusto niya, Natasha. Kung gusto mong matapos na to, pagbigyan mo na siya." I'll think about it." Nagpaalam na siya rito. Sinabing hintayin na lang nito ang kanyang tawag. "Ano ang gagawin ko?" Hindi pa siya handang magpakilala kay Baron. Natatakot siya na kapag nalaman nito ang totoo, mag-ibang takbo ng kanilang friendship. She liked it as it was. Higit sa lahat, wala siyang balak na malaman ng binata ang tungkol sa kanyang kabiguan. Baka kaawaan lang siya nito. He would be too indulgent. Too solicitous. She hated that. And would hate it more kung dito manggagaling iyon. Hindi siya dapat makilala ng lalaki. Pero paano ang kanyang mga empleyado? Si George, si Andrea, at iyong maliliit. Hindi naman siya totally nawalan na ng pakialam. Mahal niya ang kanyang mga tao. At ang gusto niya ay mapunta rin ang mga iyon sa maganda. At maganda ang offer ni Baron. Mananatili sa pwesto sina George. Walang magbabago sa management kundi ang may-ari. And Baron was too carefree para pakailaman ang mga sistema ng Ruiz Group. Pero paano siya haharap sa lalaki? Makikilala siya nito. But maybe not. Iba naman ang itsura niya kapag kasama niya ito. Iba ang itsura niya kapag nasa opisina siya. She would just have to exaggerate. Bumaba siya ng kama at lumapit siya sa tukador. Kinuha niya ang salamin niya sa mata at isinuot niya yon. Ipinusod niya ang kanyang buhok. Malayong malayo siya sa itsura ni Angie. Maluloko ba niya si Baron? Hindi naman bulagang taong yun. Matalas nga ang mga mata niyon. Pero bakit si Superman? Nagsalamin lang, hindi na nakilala ni Lois Lane. "That's in the movies, Natasha," anang kanyang konsensya. Still, she would give it a try. Naupo siya sa stool sa harap ng tukador at inalis niya ang kanyang nail polish. Ginupit ang kanyang mahahabang kuko. Pagkatapos ay napatingin siya sa kanyang buhok. What if she had a haircut? Dinampot niya ang cordless phone at tinawagan niya ang salon kung saan siya suki. Nag-request siya ng home service at ipinaliwanag niya sa kausap ang mga gusto niyang mangyari. Ipinasundo niya kay Luis ang gugupit sa kanya. Habang naghihintay siya ay naligo siya. An hour later ay nakaharap na naman siya sa tukador. Pinapanood ang mga hibla ng kanyang buhok na ginugupit. She never tried a fixie style before. At duda siya kung babagay yon sa kanya. But it did. At malaking ipinag-iba ng kanyang anyo. Ang kasunod na ginawa ng Becking hairstylist ay kulayan ng kanyang buhok, reddish brown. Nang matapos ang lahat ng procedures ay isinukat ni Natasha ang wig na dala ng hairstylist. Hindi ito nagtatanong dahil una pa lang ay sinabihan na niyang huwag magtatanong ito. Gawin na lang nitong ipinapagawa niya rito. Exact shade, haba at style ng kanyang dating buhok ang wig. It was the expensive kind. Iyong mukhang tunay and would not easily come off.
Napangiti si Natasha nang maisukat na niya yon. Para siyang hindi nagpagupit. Halata niyang takang-taka na ang Becky. Ngunit hindi nito magawang magtanong. She was an important customer. Hindi siya dapat ma-offend. One of the things why money matters. Sa loob-loob niya. Good job! Anya sa Becky. Thank you. Wika lang nito. Kumuha siya ng pera sa kanyang bag at ibinigay niya iyon dito. Sobra-sobra iyon. At alam na nito ang ibig sabihin niyon. Sarhan nito ang bibig nito. Ipapahatid na kita kay Luis. Yes, ma'am. Kung may problema po, tawagan niyo lang ako. Kumuha ito ng calling card sa bag nito at ibinaba nito iyon sa tukador. Personal number ko ho ang nandyan. She nodded. Thank you. Nang makaalis na ito, hinubad na ni Natasha ang wig. Ibinalik niya iyon sa lalagyan niyon at nagbihis siya ng business suit. Moss green pants and jacket. Liz Claiborne. She had a colored silk blouse under the jacket. Then she applied makeup carefully. Iyong mukhang natural, kagaya ng nakasanayan na niya. At isinuot na niya ang kanyang eyeglasses. Kahit mapansin ni Baron na hawig siya kay Angie, ay magdadalawang isip ito. Sa tingin niya ay malayong malayo na siya sa itsurang ipinakita niya rito. Tinawagan niya si Attorney Francine. Tell Mr. Mendez I'll meet him tonight at Restaurant Riviera. I made reservations at 7. Done. Anito. 5:30 pa lang ng hapon pero kailangan na niya ang oras para mag-practice. Kung makikilala siya ni Baron in spite of her efforts, mapipilitan siyang tumanggi. Kung paano siya tatanggi, iyon ang ipapractice niya. Habang tumatakbo ang mga minuto at segundo, ay abot-abot ang kanyang kaba. She thought she knew panic. Dahil iyon ang naranasan niya upon learning of Alden's betrayal. Kailangan niyang tawagan ang designer ng kanyang gown, ang coordinator ng kasal, ang mga imbitado, ang mga sponsors, at higit sa lahat, ang kanyang mga magulang at kapatid. That was tough. That was enough to drive a woman crazy. Still, it was nothing like the panic she was experiencing right now. Or maybe it was just different. Hindi siya ang naloko sa pagkakataong ito. Siya ang manluloko. She winched at the thought. Wala pa siyang nilokong tao kahit minsan. At si Baron pa ang tanging taong itinuring niyang kaibigan. Ang tanging taong pakiramdam niya ay pwede niyang sabihan ng lahat. The only guy she wanted to keep as a friend. It was funny because she never thought of Alden as a friend. He was a boyfriend, a fiancé. Now, he was just someone from a not-so-distant past. Alas 6 nang bumaba si Natasha. Ipinalabas niya kay Luis ang sasakyan. Restaurant Riviera, Luis. Wika niya. Opo, ma'am. Alam ni Luis ang lahat ng pasikot-sikot sa Metro Manila. Dahil dating taxi driver at taga Maynila ito. Kaya halos hindi sila naaapektuhan ng traffic. Mahigit 30 minutos lang ang kanilang biyahe. At 6:40 ay nasa Restaurant Riviera na siya. Iginigiya ng head waiter papunta sa mesang ipinareserba niya. Naupo siya. Humingi ng scotch to calm her nerves. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Baron? Mauuwi ba sa wala ang pagpapaputol niya ng buhok dahil makikilala agad siya nito? She hoped she would not have to deny anything. And Baron would not connect her to Angie in any way. Eksaktong nainom ni Natasha ang brandy ay natanaw niyang papasok na si Baron. Huminto ito saglit sa dice ng head waiter at pagkatapos ay iginaya ito patungo sa kanyang mesa. Baron blinked several times. Pagpasok pa lang niya sa restaurant ay nahagip na agad ng kanyang mga mata si Angie, or better yet, si Natasha. At nagulat siya sa ipinagbago ng anyo nito. She had a haircut. Kinulayan pa iyon. Bumagay naman dito iyon dahil maliit lang ang mukha nito. What surprised him was the fact that she had to alter or change her appearance. Noong huli silang magkasama, alam naman niyang totoo ang buhok nito, hindi wig. Kaya talagang nagpagupit pa ito. Hindi ba nito gustong makilala niya? Sinabi niya sa waiter ang pangalan at iginiya siya nito sa mesang kinaroroonan ng babae. She was staring hard at him. Ngunit poker-faced ito. Wala siyang mabakas na takot o kasiyahan man lang dahil napaglaruan siya nito. Well, putting up something like Ruiz Group
required a poker expression. He surmised. Paglapit ni Baron ay hindi agad niya binati ito. He was waiting for her to acknowledge him. But she just stared at him. Iniwan sila ng waiter. Mr. Mendez? Wika ng dalaga. Gilala siya. She was pretending that she did not know him at all. Another game? Okay, fine. Naalala niyang sinabi ni Andrea doon kina Jane. Unhappy ang childhood nito. Dahil masyadong angat ito sa mga kasabay. Isolated ito. Maybe that would explain her penchant for games. Miss Ruiz, aniya habang tumatango siya. She offered her hand. He shook it and felt the onset of desire. He would always desire this woman. Ngunit pagkatapos niyang malamang kung sino talaga ito, mukhang malabo nang makonsumate iyon. Hindi dahil broken-hearted ito at wala siyang balak samantalahin iyon, kundi parang hindi na tamang pagnasaan niya ito. She was too respectable. He had his share of women. Alam ng lahat iyon. But he never had anyone like Natasha. Everything about her told him to back off. May mga pagkakataon nga na nahihiling niya na sana ay hindi na niya nalaman kung sino si Angie. Angie was more fun to have around. Hindi niya kailangan magmagaling o magpa-impress dito. Sana ay hindi na lang siya pumayag sa gusto ni na Jane. But it was too late for regrets. The moment he saw the picture, he knew he would do it. So here he was, pretending he did not know her. You look familiar. Wika niya nang makaupo na siya. Really? Uh-huh. Tumango siya. Hindi pa rin makapaniwala. How could she believe she could fool him when she could not even change her voice? Binabaan nito ng kaunti ang boses nito. Pero hindi naman siya tanga para hindi malaman ang boses ng kausap. Iyon ba ang palagay nito sa kanya? Gago? No. It was more like she was the one gullible enough to believe in herself that she could fool someone like him. What do you want to ask from me? You could have settled everything with my lawyers. They're competent. I'm sure they are. Let's just say I'm interested. I have to know from whom I am buying, right? I guess? Anito. Why don't we eat first? Sure. Pinagmasdan niyang mukha ng dalaga. Halatang nagpipilit lang itong itago ang pagka-conscious nito. But he had to admit, she was good. You really look familiar. Ulit niya, para lang obserbahan pa ang reaksyon nito. Para malaman niya kung hanggang saan ito paninintigan ang charade. Maybe you've seen my picture. Have you been to the main office? Not yet. You look like Angie. Wika niya. Hindi inaalis ang kanyang tingin sa mukha nito. Angie, what? Umiwas ito ng tingin. A friend of mine. I see. Tinawag nito ang waiter para makaiwas. Napailing siya. Oh, Angie. Nawika ni Baron. I want you to introduce me to your people. Wika ni Baron sa kanya. Dapat lang naman sigurong ikaw ang gumawa nun, hindi ba? As I see it, ikaw ang magulang ng mga tauhan mo. At bilang magulang nila, kumbaga sa ikakasal, ihahabilin mo sila sa groom. Hindi siya makakatanggi. Sa loob-loob niya, wala siyang maidadahilan dito. He was the type who always got what he wanted. There was no use arguing. When do you want that done? Tanong na lang niya. She knew she had failed. Alam niyang alam nito. Masyado lang siyang naging naive. At naniwala na kaya niya magpanggap na dalawang tao. Tomorrow. Okay, I'll be in my office. Come anytime tomorrow. At pagkatapos na yun ay hindi na siya magpapakita rito. Bilang Angie o bilang si Natasha, it was over. Ibinaba ng waiter ang kanilang dessert na wala namang appeal sa kanya. Dahil masama ang kanyang sikmura. Nakapanghihinayang na kailangan na niyang putulin ang ugnayan nila ng lalaki. He knew too much already. Sigurado siya roon. Dahil nabanggit na nito kaninang nakausap na nito si Jane. She sighed. Hindi lang iyon. Alam niyang hindi makakatiis ito. Magtatanong at magtatanong ito. Hihingi ito ng explanation sa kanyang ginawa. Ano ba ang explanation? Paano niya ipaliliwanag iyon dito? Kung siya mismo ay nahihirapan lagyan ng logic ang mga pinagagawa niya nitong mga huling araw. It's nice meeting you, Baron.
But I can't stay. Mauuna na ako sa'yo. Magkita na lang tayo bukas. Tumayo na ang dalaga. Just like that? Tumango siya. Just like that. I'm sorry. I just have so many things to do today. It's 8 in the evening, Natasha. I'm expecting some people tonight. See you tomorrow. At mabilis na siyang naglakad palayo. Sa bahay na tayo, Luis. Aniya sa driver. Nagpaputol na siya ng buhok. Bumili ng mamahaling wig. Napailing siya sa sariling kalokohan. Ngayon lang niya na-realize kung gaano kabaliw ang kanyang ginawa. Maluloko ba niya ang kagaya ni Baron? Man of the world? Nawawala na nga yata siya sa kanyang sarili. Maybe she needed a therapist. She groaned inside at the thought. Pagkatapos ng bentahan ay lalayo muna talaga siya. Maybe she would stay in Europe for a while. Pagkatapos ay tahimik siyang babalik sa bansa. Would put up a small business. Or better yet, kakausapin niya ang dating professor niya noon sa college, na presidente na ngayon ng isang universidad. She could teach. Tahimik naman ang buhay ng mga profesora, hindi ba? Mas maganda pa nga siguro iyon. Tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya kilala ang numerong nakarehistro sa screen. Yes? Sagot niya. Angie, it's Baron. Hindi siya makaimik. Naalala niyang ibinigay nga pala niya rito ang kanyang cellphone number noong magkasama silang dalawa sa unit ito buong magdamag. Are you still up to it? Tanong nito. What? Wala sa sariling wika niya. I'm gonna show you my vote, remember? Meet me at the yacht club tomorrow afternoon. Huminga siya ng malalim. Let's stop this, Baron. I'm sorry. Hindi ko pa kayang ipaliwanag but I'm really sorry. Come on, Angie. You can quit the game. This is not the game. Then what is it? I told you I can't explain. I'm sorry. Ilang segundong natahimik ito. Narinig niyang nagbuntong hininga ito. Okay, see you tomorrow. May resignation sa tinig nito. Lalo lang siyang nanghihinayang. But she could not afford to be close to him anymore. She could not afford to be close to anyone now. Minsan na niyang hinayaang mangyari yun. Anong napala niya? Betrayal. She could wear pants because in them, she felt more in control. And God knew she needed to be in control dahil makakaharap na naman niya si Baron. Pants also felt safe. Lalo na kung teternuhan mo iyon ng long sleeve na blouse. She did not want to look seductive dahil alam naman niyang pinagnanasaan siya ng lalaki. Mabuti na yung huwag siyang magpakita ng kahit anong motibo. Tapos na ang kanyang kalokohan. Kailangang ipakita niya iyon dito. It was going to be all business. Pero hindi niya maalis-alis ang kanyang tingin sa kanyang orange skirt sa kaliwang bahagi ng closet. It used to be her favorite dahil gustong-gusto iyon ni Alden. Bagay na bagay raw iyon sa kanya. Kaya nagpagawa pa siya sa designer niya ng ganoong palda sa tatlong kulay. Violet, green, and peach. She even bought matching shoes just to please a man. At ipinangako na niya ang mga bagay na yun kasama na ang mga palda. Yet hindi niya napigilan ang kanyang sariling kunin iyon sa rack, dalhin sa harap ng tukador at isuot. It still fitted her perfectly and it still made her feel beautiful. Hanggang itaas lang ng kanyang tuhod ang hemline niyon at may isang dangkal na slit sa harapan ng gawing kanang hita. Hindi na niya nagawang hubarin iyon. Bumalik lang siya sa closet para pumili ng blusa. Itim na turtleneck ang napili niya. May maiksing manggas. Isinuot niya iyon at nilagyan ng manipis na leather belt. She stepped into her high-heeled pumps, also black. Kinuha niya ang kapares na bag niyon. Inilipat niya roon ang kanyang mga gamit. Her makeup was perfect and flawless. Pero pakiramdam niya ay kulang pa ang kanyang pabango. Nag-spray ulit siya ng Happy Heart Clinic. It was her favorite scent, which she stopped wearing after she learned she no longer had a fiancé. Pero ngayon, naisipan niyang gamitin ulit iyon at ayaw niyang isipin ang dahilan. Lumabas siya ng silid pagkatapos niya muling simpati ng kanyang sarili sa salamin. Ma'am, ang ganda niyo ho ngayon. Komento ni Luis. Dati ba hindi ako maganda? Pabirong sagot ni Natasha. Maganda ang kanyang mood kahit kinakabahan siya sa muling pag-aharap nila ni Baron. Dahil siguro nakatulog siya ng mahimbing.
Hindi na niya naisip na iniisip siya ng mga taong kakilala niya at pinag-uusapan siya, kinaaawaan. Wala na siyang pakialam sa mga iyon. Maganda rin ho, kaya lang iba ngayon, bagay sa inyong ayos ng buhok niyo. Ngumiti na lang siya. Sa main tayo, ani Yarito. Gulantangan lahat ng makita siya ng mga ito sa opisina. Maging ang gwardiya sa labas, hindi agad nagawang bumati sa kanya. Ilang beses munang kumurap ito. Parang hindi makapaniwalang siya nga ang dumating. Nang makarecover ito, tila masayang masaya, giliw na giliw. Ganoon din ang kanyang mga empleyado. At parang kinurot ang kanyang puso. This was her place, her domain, her tower. At ang pagkakaiba sa mga fairy tale characters, mahal siya ng mga tao sa kanyang palasyo. Ma'am, kamusta po kayo? Wika ni Cherry, ang receptionist. Ang ganda ho ng buhok nyo, bagay na bagay sa inyo. Thank you. Ani ang may kasamang ngiti. She had to admit, she missed not just the place, but also the people. Sinalubong siya ni George. You're looking great, Natasha. Wika nito, puno ng sinseridad. We missed you. She just nodded and headed for her office. Hindi nagtagal ay pumasok na ang kanyang sekretarya. May dalang kape. Looking hopeful. Iniisip ba ng mga itong nagbago na ang kanyang isip? At hindi na niya ibebenta ang Ruiz? Ma'am, nanganak na ho si Aba. Gusto nga niyang kunin kayong ninang. Anito. Sure, babae o lalaki? Lalaki po. On leave pa siya. Ang asawa niya, bumalik na ba? Parang walang nagbago. Her people still thought they could tell her anything. And they could. Pero kapag si Baron na ang may-ari ng Ruiz, ganoon pa rin kaya magiging sitwasyon? Siguro naman. Mas matutuwa pa siguro ang kanyang mga empleyado sa lalaki. He was good-looking, charming. Maybe they would all fall in love with him. Hindi pa raw ho bumabalik. Hindi na yata babalik. Huwag na niyang hintayin. She just have to move on. She can't hold on to things that aren't there anymore. Nadidepress na nga ho eh. Postpartum blues, aggravated lang ng sitwasyon. Tawagan mo, kakausapin ko. Ngumiti ito. Agad na nagdial ito sa telepono. Hindi nagtagal ibinigay nito sa kanyang receiver. Hello ba? Kamusta ka? Ang baby. Okay naman po ma'am, babalik na ho kayo. Sana bumalik na kayo. Sana huwag nyo nang ibenta ang kumpanya. Kailangan namin kayo ma'am. Umiiyak na ito. Hindi na yata niya dapat kinausap ito. Nalagay lang siya sa alanganin. Ava, hindi ko naman kayo pababayaan. Kailan ko ba kayo pinabayaan? Magpalakas ka lang dyan. Alagaan mo ang anak mo, take your time. Kung kinakailangan magbakasyon ka ng 2 taon, walang kaso. Pwede kang bumalik dito anytime. Ano't ano man ang mangyari, hindi kayo mawawala ng trabaho, okay? Pero mas masayo po kung kasama pa namin kayo. I understand. I'm sorry but there are things I have to do. Tinapos na niya ang kanilang pag-uusap. Nagbuntong hininga si Natasha. Saka niya tinikman ang kape. Perfect. She was definitely going to miss being boss. Mamimiss niya ang lahat ng mga taong nakasama niya sa kumpanya. Tuluyan na kaya magbago ang pakikitungo ni Baron at Natasha sa isa't isa? Dito na po nagtatapos ang 5th kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.